Okay, guys, so good morning, right? So, yes, ano ba yung pag-usapan natin last week? Kasi actually, ngayon there's a lot of things that we're going to talk about. Napakaraming magagandang pag-uusapan ngayon regarding the economy. Napanood ko yung sa SMNI Presidential Debate 2022. Then, hindi ko na sabi sa inyo na sana na panoorin nyo yung debate na yun kasi actually ang daming ano ron eh. Ang daming mga concern, especially sa economy, ang pinag-usapan. Alright. So, but before we go there, I'm going to discuss some of the basics regarding the economics because we're going to deal with this subject, economic for managers. So, excuse lang ha, kasi dito rin yung ano, hindi pa inaano rito yung manok, andiyan pa yung manok, baka tumilaok. Okay. So first, let me talk about the subject economics, no. Now, if we're going to talk about the economics, it pertains to it's a study regarding the individuals, then the business, government and nations which make their choices on allocating scarce resources to satisfy needs and wants. But for me, I have my own definition actually regarding economics. So if we're talking about economics, it came from the two Greek words, diba? Oikos and nomia. Nakikita nyo ba ako at naririnig? Kasi nag-appear dito, unstable yung internet ko. Yes po, sir. Oh, actually, if we're talking about economics, it deals with the study in terms of production, consumption, and distribution of economic resources, of how we allocate them. Especially, particularly these scarce resources, no? Scarce resources. Thereby, the thing is that if there is a scarce resource, that is the time we need to make choices, no? Economic choices, in order to satisfy our needs. First natin dito yung needs, and then next dito yung wants. Alam naman natin yung wants eh. Kasi actually, if we need it, we want it. If we want it, we need it. So secondary yung want, no? But the thing is, we need to focus on the needs. Actually, when I was watching this, no? Siguro 5 times ko nang pinanood tong presidential debate. Kasi mas maganda yung SMNI kasi compared to the interview of Jessica Soho and Boy Abunda. Kasi ang nagtanong dito, mga talagang, hindi ka may ano, no? They are educated. We have UP Professor Dr. Clarita Carlos, very intelligent question, ano? Napakagaling ni Dr. Carlos. Then we have Rolex Suplico, Dante Ang, and MJ, no? So apat sila. Napakaganda nung kanilang mga questions. Sana nga yun ay nasagot nung ibang mga kandidato, no? No, nila presidential aspirant Lenny Robredo, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Isko Moreno. No, sana nasagot din nila yun. Sana magkaroon ng pagkakataon na ma-interview sila. Actually, kung mapapakinggan niyo yung SMNI na yan na debate, ang focus talaga diyan ang nung apat na presidential balls, no?
agriculture. Agriculture. Kasi maraming beses ko nang sinasabi yan sa mga klasiko na ang pundasyon ng ekonomiya, ang pundasyon talaga ng ekonomiya, guys, walang iba kundi isang matatag na agrikultura. Kailangan natin ng isang matatag na agrikultura. Kaya ang problema ng Pilipinas, going up and down, there are vicissitudes, no? Kasi nga, ano eh, sino yung presidente na pwedeng mag-focus, no, doon sa agrikultura? Walang bansa, no, walang bansa na umunlad nang hindi nila pinatatag yung kanilang agrikultura. Maging ang Estados Unidos, ang China, ang Federal Russia, ang Europe, no? Lahat yung mga bansa na yan, nag-focus sila doon sa tinatawag na pagbibigay ng malakas na pundasyon sa agrikultura. Alright, so napansin ko rito si... Teka, no? Kasi ganito yung nangyari noon eh. Nung panahon ni President Ferdinand Marcos, maganda na kasi yung sistema noon eh. May mga... And kaya nga, dyan na, na actually, you know, if you were going to go back to history, nandyan yung ano eh, yung Masagana 99. Yan, Masagana 99. Empowering agriculture, no? No? Lifting the agriculture agricultural situation here in the in this archipelago. So we have Masagana 99. IRI was created so that we can produce, no, high quality rice that can sustain the Philippine economy, the Philippine archipelago. Then we have as well the FTI. Yung FTI dyan sa may ano sa may Tagig yan, sa may Tagig, no. Yung FTI dyan. So, ginawa din yan, yung food terminal, no? Then, we also have the NFA, no? Si President Marcos, lahat yan, no? So, empowering the agricultural sector, the agricultural industry. But the thing is, when President Marcos was ousted, that is the start, no? That is the start of what we call as a downgrade, no? A downgrade starting from President Corazon Cahuangco Aquino, President Fidel Ramos, President Joseph Estrada, President Gloria Arroyo, and President Noynoy Aquino. No, so the thing is, actually, if you will look at the situation during the Marcos regime, actually, I'm not a at the first instance, no, nung una, hindi ako Marcos. Supporter, I am not a Marcos loyalist, but the thing is that naniniwala nung mga panahon, nung bata pa ako nung kasi, no, mga 19, that was 1984 at ako ay grade 1 pa lang, no, naririnig ko yung mga batikos nila kay President Marcos, pero wala pa akong ano noon, no, muwang wala akong pakialam kasi nga ang pinapanood ko lang noon mga batibot eh, no, batibot, no? Space ghost yun naman ano ko eh. Pero ngayon, nung lumaki, habang lumalaki ako, kasi ako mismo nag-aaral eh, sinasaliksik ko eh. No? Elementary, high school, college, nagsaliksik ako, parang mali. No? So, sinapuso ko lang na parang hindi tama yung nangyari nun. So, ito na. Yung nangyari sa bansa natin, tayo, we are left behind. We are left behind by our neighboring countries na iwanan na tayo, no? Pati nga ang Vietnam, ang ganda na ng economy ng Vietnam. Thailand, napaganda rin na ng economy ng Thailand. And yung Indonesia, no? Yung Indonesia rin, Indonesia. Pero dito, dati-rate, umaasa lang sa atin, ano? Ibang mga bansa na yan. Katulad ng Malaysia. Ngayon ang Malaysia, ang ganda na ng economy nila. Alright? So, we are left behind. We need to reconstruct the economy. We need a chief architect, no? Architect para masolusyonan yung mga problema. Kaya nga sinabi ko sa inyo nung nakaraan, ano? We have three economic policies, no? Unang-una dyan, yung monetary policy. Alam nyo kasi yung monetary policy natin ay
nakadikit yan sa Estados Unidos. Kaya nga nung narinig ko kasi si Scaliodi de Guzman, presidential aspirant dyan sa SMNI presidential debate, ang sabi niya, huwag daw makipag-isa sa Estados Unidos. Yeah. O, teka lang guys, ha? Yes, ano yon? Ah, Sampaguita. Teka. Okay guys, saan ako nahinto guys? Saan ba ako nahinto? Nawala tuloy ako. Hello guys, saan ako nahinto? Sa quad. Oo, hindi, wala pa naman tayo sa quad eh. Pag sinabi natin kasing quad, kasi ang problema natin kasi yung unang-una. Ayan, kamukha niyan. Hindi tayo preparado eh. Actually, kamukha niyan, we're going to enter into engagement. We are not ready. Bakit tayo hindi ready? Kasi nga, unang-una, hindi tayo, tayo nga, we cannot sustain food, no, security here in the Philippine Archipelago. No, paano? Ngayon, may problema pa, no, sa foreign policy, no? We cannot, no? Kaya nga naalala ko si Senator Manny Pacquiao, makipagdigmaan daw tayo sa China. Isang kaululan 'yun. Hindi pwedeng mangyari 'yun. Pati naman 'tong si Caliodi de Guzman, ang kanyang puro bukang bibig makidigma, no? Huwag makipag-isa sa Estados Unidos at sa China. We cannot do that. Because we are a very weak country, we are a weakling. The only thing that we can do is to establish a good foreign diplomacy, no? Good foreign diplomacy. Kailangan natin ng foreign diplomacy kasi nga we are weak. Kasi nga mismo yung ating loob ng bansa, hindi natin maisaayos yung tinatawag nating agriculture, yung agrikultura dito. So, paano ngayon yan? Ano yung magiging weapon natin? Pero blessed tayo because of President Duterte. Kung makikita nyo sa FB, marami siyang mga sasakyang pandigma, mga armas na pandigma ang binibili, no, para sa preparasyon. Yung quad na yan, yung sinasabing quad ni Professor Clarita Carlos, no, it is composed of four countries, no, apat na bansa ang bumubuo dyan. Andyan yung, yes, apat na bansa yan. Unang-una dyan, yung Estados Unidos. Pangalawa, yung India. Pangatlo, yung Japan. Pang-apat, yung Australia. So, apat yan. So, the question is, why in international law, bakit na-establish itong alliances na to? Dapat dyan, magtataka na tayo eh. Magtaka na kayo, bakit may ganong alliances? Are they preparing for something or are they only want to empower their economy? No? Kasi ang labanan ngayon actually is economic warfare, no? Economic warfare tayo ngayon. Economic warfare, and siyempre actually hindi ang inaano kasi nila, ano, actually na focus ako kay Caliodi de Guzman, gusto niyang may isolate yung Philippines from the other countries. It's very difficult to be isolated. It's very difficult to be a neutral country. Look at what happened to Switzerland,
during the Second World War. Kawawa ang inabot ng Switzerland, ng Netherlands. They want to be a neutral country. So what happened? Wala silang pinanigan. So nilamon sila ng mga kapangyarihan, ng superpowers. So that is a very big problem. So we do not need, no, to be a neutral country. We need to take side, no? We need to take side alang-alang sa bansa't ekonomiya natin. Now, yung Quad na yan, paano ba yan? Ano ba ang establishment niyan? Is it for security or for economic purpose? Siyempre, unang-una muna niyan, economic, no? Alright. Thank you for that advice, no? Okay, so siyempre, economic purpose muna yan. So it's for economic purpose muna. Then afterwards, no, if there will be a problem, no, papasok dyan yung tinatawag nating security purposes, right? Security purposes. Okay? So ito ang ano kasi dito. Ang problema natin dito kasi, we need to address problems regarding microeconomics and the macroeconomics. So we have a problem regarding that. Right? So dapat ma-clarify natin muna rito if you will become the president. If you will become the president, we need to clarify microeconomic structure and the macroeconomic structure. No? Actually, pag-aaralan natin yan ng medyo maganda, no? Actually, sa YouTube channel ko, na-discuss ko na yung iba niya na nung hawak ko yung mga undergrads, pero uulitin natin yan. Don't worry about that. Okay? Galing ko. No, natechempohan ko siya. Okay, so to continue, mamaya tayo, pag-usapan yung SMNI ulit, no? Actually, saan nakafocus tong economics na to? Before we go to the branches, no? Saan siya nakafocus? So actually, nakafocus siya sa production, distribution, and consumption. Nabanggit ko na yan kanina, yung production, distribution, and consumption.